Suspendido ang face-to-face classes sa lahat po ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw dahil sa matinding init pa rin ng panahon. Sa inilabas po na abiso ng DepEd, inilipat muna sa asynchronous classes o distance learning ang pasok po ng mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school. Hindi rin po ni-require mag-report sa eskwelahan ang lahat ng teaching and non-teaching personnel ng DepEd. Hindi naman sakop ng announcement ang mga private schools, pero nasa kanila na po yan kung gagayahin daw yung setup na inanunsyo po ng DepEd. Dahil dito, inananawagan si House Committee on Basic Education and Culture at Pasig City Representative Roman Romulo na gawing climate resilient ang mga silid paaralan. At sa punto pong ito ay makakausap natin si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee on Basic Education and Culture Chairman. Magandang tanghali, Congressman. Hi, Sir Ruby. Magandang tanghali rin at sa lahat po ng nakikinig nanonood, doctor po tayo. Congressman naman, meron kayong parang tinatalakay na yung pagiging climate resilient ng mga classroom. Medyo matagal to kung sakali mang mapatupad na, no? Pero ano yung importansya na ito ay talagang i-push natin, Kong? Tama po yun, Sir Ruby. Dahil dadalawa lang naman po talaga ang season dito sa bansa natin, tag-ulan at tag-init. Talagang kailangan po siguraduhin na natin kasi hindi pwedeng ping-pong po ginagawa natin sa academic calendar na minsan ang summer ay April, May, ilalagay po natin sa June at July. Ngayon, plano natin ibalik sa April at May. Nakakalito rin po at mahirap po yun sa continuity of learning. Kaya kailangan po gawin natin climate resilient na po ang ating mga paaralan. Okay, so parang I'm sure merong kaakibat ito, Congressman, na cost, ano? Meron na ba kayo nasisilip kung paano ito gagawa ng paraan kapag gumawa tayo ng mga budget sa mga susunod na mga taon? Una kasi, Sir Jovi, para magawa ng budget yan, ang sinasabi natin, last year pa po natin sinasabi, kailangan talaga mag-coordinate ng gusto ang Department of Education, DPWH, at siguro yung DICT. Kailangan po gumawa muna ng disenyo na una, kung talagang ang magiging klase na po natin ay babalik natin ang summer sa April at May, alam natin yung kaakibat naman ng challenge pag dinilig natin sa old academic calendar, ay pag maulan, ay nagbabaha yung mga lugar. Pangalawa, pag nagbaha, ay minsan nagagamit mga evacuation center yung ating mga paaralan. So kailangan ay may disenyo ng gawin yung ating DepEd kasama ang DICT at syempre yung DPWH. At doon pa lang natin malalaman kung ano ang kailangan nilang budget. So, una bang po, kailangan mag-meet po sila, mag-usap sila para sa tamang disenyo. Tama po. Well, nabuksan na rin po ninyo, Kong Roman, yung sinasagawa ngayon ng mga pagpupulong para maibalik or mapalitan na naman yung school calendar. Kung sakali man maibalik yun, sabi nyo nga, meron din namang kaakibat na mga pwedeng gawing delay sa pag-aaral ng mga estudyante kapag nagkakaroon ng pag-ulan o pagbaha. So, paano nga ba? Ano nga ba ang pinakasolusyon doon, if ever? Well, una-una kasi, Sir Jovi, ang pinakamalaga talagang continuity of learning. Yung dire-diretsyong, pag nag-start tayo ng academic calendar, as much as possible, konti lamang ang suspension ng klase. Pangalawa, talagang kailangan naman aminin natin ang totoo, Sir Jovi, na yung online klase, tama po yan, gawin natin yan kung wala ng choice. Pero alam rin natin ang totoo, hindi kasing effective yan ng face-to-face. Iba pa rin ang face-to-face. Pati yung social skills po nawawala pagka ginagawa natin online. That is why kailangan po talaga ay siguraduhin po natin kung ano man ang mapili na finally. Siguraduhin natin may continuity of face-to-face classes. Okay, so yun naman po, alam ko na tinatalakay niyo ito sa mga mangkapulungan. Meron na bang suporta kayo nakukuha from the other congressmen para mapabilis ito? Kung para mapabilis yung plano, ang unang kailangan natin ay talagang yung disenyo na manggagaling sa national agencies natin. Yeah. Pangalawa, yung pagbalik ng academic calendar, I think medyo settled na yon. Ang sinasabi sa atin ng Department of Education, ang plano nilang pagbalik sa old calendar year ay gagawin nilang gradual, hindi biglaan. Okay, with that, magpapasalamat muna tayo kay Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you, Kong.